Tahimik, clear turquoise water at konti ang tao. Ganito ko mailalarawan ang Burias. Lima sa mga isla nito ang pinuntahan namin. Sombrero, Verga, Dapa, Templo at Tinalisayan Island. Ang Burias Island ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansa at ito ay nasa lalawigan ng Masbate at Trihiyon ng Bicol. Mula Maynila ay bumiyahe kami ng 8 oras para makarating sa San Andres Port na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon. Ito na kami ngayon sa San Andres, Quezon. 9 p.m. kami umalis ng Maynila. Dumating kami dito na 5 a.m. sakto. So 8 hours yung biyahe namin. Hinihintay lang namin yung tourism office mag-open para makasakay kami ng bangka. Kasi tawid dagat yung pupunta namin isla. Tapos ayun, diretso na kami dun sa Sombrero Island, dun kami mag-i-stay. Nandito na kami sa Port of San Andres, Quezon. Ito yung port pagpupunta ka ng Burias Group of Islands. Ito yung itsura ng Port of San Andres, Quezon. Ayan siya. Ang ganda ng sunrise dito. Ayan. Sa kaliwang banda yung sunrise. Mula sa San Andres Port ay sumakay naman kami ng bangka para makarating sa Sombrero Island. Ang isla na ito ay parte ng Burias Group of Islands. Ibinaba muna namin ang mga gamit namin sa Sombrero Island. Saka namin pinuntahan ang iba pang mga isla. Kakating lang namin dito sa Sombrero Island. Dito kami magkakamp ng 2 nights. Tapos, ayun, mamaya pupunta na kami sa Snake Island, saka Verga. Vergara. Verga ata. Verga. Ngayon, nakain muna kami ng halaman. Alauna na ng hapon nang simulan namin ang island hopping. Ang Verga Island ang una naming pinuntahan. Pwede ritong mag-cliff dive at mas mababa naman ito kaysa sa huling destination. Pagtapos namin sa Verga Island ay pumunta naman kami sa Dapa Island o tinatawag na Snake Island. Dahil sa natural nitong hugis na nakadapang bato at hugis kuweba, pinaniniwalaan na tinitirhan ito ng mga sea snakes. Pero wala naman kaming nakitang ni isang sea snake. Masasabi kong ito ang paborito kong isla dahil very unique ito, parang wala pa akong napuntahan na isla na kagaya nito. Dahil na rin sa kulay ng tubig dito, clear turquoise water. Ang huli naming pinuntahan ng unang araw, Templo Island o tinatawag din na Iniwaran. Perfect spot ito for cliff diving dahil sa taas ng pagtatalungan at lalim naman ng tubig. Pagtapos ay bumalik na kami sa Sombrero Island at nagpahinga. Nagdala kami ng portable at rechargeable na ilaw. Wala kasing kuryente sa isla, kaya hindi ganun kaliwanag dito. Eh, nag-ayos na po siya ng kwarto namin. Dahil ready to sleep na kami, kakakain lang namin. Eh, inaayos niyo na yung tent namin. Itinuloy namin ang aming island hopping. Pumunta naman kami sa Tinalisayan Island. Isang oras ang biyahe hanggang dito mula sa Sombrero Island kung saan kami nag-camp. Ang ganda dito sa Tinalisayan Island. 10 a.m. nang dumating kami. Ang ganda ng tubig dito sa Tinalisayan, oh. Kaya lang malakas yung alon ngayon. Ano siya, turquoise blue, malinaw yung tubig.
tapos white sand, tapos less crowd siya. Ayan lang yung crowd. Ayan, may mga puno. Pwedeng masilungan. Tapos, konti lang yung nagsiswimming. Yan lang. May mga nagtitinda dito ng halo-halo, soft drinks. Ganyan, tsaka chichiria. Nakahuli na naman siya ng si Urchin. Ayan. Hala, nagalaw! Nagalaw pa, Bi! Nagalaw pa, Bi! Mamamatay na siya pag pinayak mo. Yung pinakurat? Hinihimay niya yung seaweeds. Hi guys! Kailangan linisin ng plato sa bago kain. Ah! Ito pala yung mga itim-itim. Ito yung mga parsyang bitupa. So sa manok yung parsyang intestine. So ito yung mga maliliit. Ito yung pang pinakadumi niya. So kailangan linisin mo. Kailangan mo nang tanggalin yung itim. Yes. Saka yung mga bilog-bilog. Kasi yun yung pang pinakadumi niya. So, kakainin natin is yung pinaka- yung dilaw lang. Tinatanggal daw pala yung mga black. Ang tas yung mga bilog tatanggalin. Parang lilinisin mo muna siya. Tapos ganyan siya pagkain yan. Kukunin mo ngayon yung mga kulay dilaw. Like it, yes. Parang siyang ano. Manggang ina, no? Kinaano. Parang manggang may condense. Parang yung marami, texture parang niya, okra. True. Tsaka malami na slimy. Oo. Pero feeling ko masarap talaga siya sa suka eh. Tapos kanin. Nabahaw. Oo. Gutom yan. Pagkatapos namin sa tinalsayan, bumalik na ulit kami sa Sombrero Island. Dito kami nagka-camp. Itong Sombrero Island pala, part na siya ng Masbate. Tapos dito sa isla na to, walang kuryente. Generator lang ang gamit. 6 a.m. to 6 p.m. Wala, mag-charge ng cellphone or power bank. Mabayad. Tapos, yung kanilang tubig din, may bayad. Yung CR is 10 pesos. Yun namang panligo is 50 pesos kada timpa. Kanina nagpunta kami sa Tinalisayan Island. Tapos, from Tinalisayan Island, dadiretso na sana kami ng Animasola Island. Kaya lang, nung habang nagbabangka na kami papuntang Animasola Island, sobrang lakas ng alon, as in ang taas. Sabi naman ng mga bangkero, tsaka mga lokal, kaya naman daw. So, lang kami malikot. Kinansel na rin namin siya, nag-aalala rin kami, may mga kasama kaming bata, ganyan. Tapos, ano pa ngayon, Holy Week pa. So, hindi kami natuloy, sayang, nandun pa naman yung maganda raw na rock formation. So, after namin sa Tinalisayan Island, dumaretso na lang, umuwi na lang ulit kami dito sa Sombrero Island. Ayan, dito sa parte na to, white sand, lahat naman ng part white sand. Dito sa parte na to, pinong buhangin na may konting mga pebbles. Ayan. Malakas yung alon dito sa part na to. Pero doon sa kabilang part na yun na dito sa island, hindi masyadong maalon. Pero dito sa part, sa kabilang side na to, dito sa part na to, maalon kasi nandito yung hangin eh. Sa ikatlong araw, nagpaalam na kami sa Sombrero Island at dadaan pa sana kami sa Alibihaban sa Quezon. Kaya lang, malakas talaga ang alon ng mga araw na ito. Aalis na kami dito sa Sombrero Island. Sombrero Island.
Pero nakakalungkot lisanin ng Sombrero Island. Ako kasi yung klase ng behera na naa-attach sa lugar na pinupuntahan ko.